Dahil nga laking bukid, kaya hindi pangkaraniwan sa akin yung ulo ng isda na ganito kalaki. At kapag nakaulam, masaya na nga ako sa tag-isang kilo. Paano pa kaya ito? 4 na kilo, kaya medyo namangha talaga ako. Well, sa mga maing isda, normal lang yan na makakita ng ganyang kalaki ng ulo. Pero yung asa opisina na nabigyan lang ng pwesto, kumakaasta, kala mo naman sila na may-ari ng kumpanya, lumaki na agad ang ulo. At dahil nga hilig ko sa isda yung pating ulo, kaya hindi ko na pinalampas noong inalok ako ni Sir Jemuel Alforge. Shout out sir! Sa mga gusto mag-abil ng mga gantong isda na nakabase dito sa Thailand, pasyalan nyo lang po yung kanyang profile na nakikita nyo for more info. Gusto ko sana ito lutuin ng buo, pero tagilid yung kasirola ko, nanliit no magtagpo sila. Kaya minabuti ko na itong hiwain at para may tabi ko muna yung parte na makapal ang laman para sa ibang putahe sa mga darating na araw. At saka ko lang ito kinamas ng asin para matanggal ang lasa pagkatapos ko itong magayat into equal pieces. At saka ko lang naman ito binanlawan para tuluyang malinisan at sunod ko namang inihanda yung mga iba pang kakailanganin kong sangkap. Bumunot lang po ako ng tanglad dahil dito ko muna papakuluan. Parang tinola. Dahil kung sa Luzon, niluluto ito sa native na manok. May version naman po ang mga kanain natin sa Visayas. Shout out naman po. Nagamit naman ay isda at kasama ng sibuyas, kamatis, spring onion at shrimp cubes na pandagdag lasa. At habang nakasalang, kumuha na din ako ng gagamitin kong dahon na panghalo. Kung sa south, dahon na sili, ampalaya sa north, malunggay naman po sa Visayas. Buti na lang may puno dito sa harap bahay na pwede kong mapagkunan. Sunod ko lang itong isinalang yung ulo at patis na pampaalat. Dahil nga po tuna ang gagamitin ko dito, kaya tatawagin ko itong tonola. Agad ko lang itong hinugasan at hinimay. At bago ko ito isama sa pagpapakulo, naglagay na din ako ng siling haba. At ayos na nga sa sabaw. Dahil ngayon tag-ulan, ganto ang hanap ng ating katawan. Dahil kailangan munang mainitan ang ating sigmura bago sumabak sa laban ng buhay. Sunod ko namang inayos ang aking lamesa. Naglabas ng kaning bahaw at yung ulam para malamigan. Saka ko lang pinigaan ng kalamansi yung patis na aking sausawan. At sunod lang ako yumuko upang magpasalamat sa Diyos. Sa ganon, mabasbasan ang biyaya na nasa aking harapan. Magsilbing lakas sa pangangatawan. At eto nga po ang aking mumunting handog na mga pagkain bukid kung aking tawagin. At kung nagustuhan mo din, baka naman po pwede maglambing. Palike, comment, at share na din. Daan na ho kayo. Padala na lang ho ng kanin. Sagot mo na ang ulam. Oo. Napakalasa. Ramdam ko bumabagsak siya sa aking sigmura. Sakto-sakto ho ngayon. Malamig na panahon ng tag-ulan. Tanggal ang lansa sa tanglad. Ang bango. Kahit mo ulo niya, kapal pa rin ang laman. Baba ko nga pa ha. Yun. Mahanginan. Yung laman niya medyo may ligat na ng konti. Siguro kaya dahil medyo magulang na yung gantong klase na isda, kalaki. Kaya makunat na din ng konti. Ang sarap. Try nyo din ho, mga kanain nyo. Ganto naman na version ng
tinola na mga kanain natin sa Visayas. Tinolang isda. Quality yung lasa. Gusto ko pa sana yung mga down-down kaso hindi ko nasandok na yata lahat. Masin mayang. Mata. Tanggal hangover. Pampahulas dito nga.